Katingin ko naman, hindi naman to pipigilan ni President Bongbong Marcos. Kung nararapat siyang lumaya, eh lumaya siya. Wala kaming pake, parang ganun. Tapos yung sweetness pa po nila nitong si ano. Sa panahon po ni former President Duterte, yan po siya nagkada-leche-leche. Kaya po, magkakasanib puwersa na naman yung mga liberal dati, no? Ngayon, eh, pink lawa na. Yan, sila-sila na naman po yung magkakasama dyan. Yo, what's up, Olos? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Na-miss ko po itong ginagawa ko na to, mga Lodi. Lumabas na naman po tayo kasi may mainit na naman po na issue tayong tatalakayin. Ito po yung patungkol sa nalalapit na paglaya daw po ni Laila De Lima. Ayan po mga Lodi ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa Facebook page, Peps TV 2.0. Nung una po mga Los, eh pa hostage taking crisis lang po tayo. Dito po kay Mama De Lima. At talaga naman po nakakaawa po siya nung time na yun, no? Nung kinuha daw po siya ng mga gustong tumakas po dyan sa Bilibid, mga Lodi. At dito nga po, eh, dinalo pa nga po siya ni Risa Ontiveros. Talagang naging madrama po ang kanilang pagtatagpo. At maiyak-iyak pa po ito si De Lima. Pero ngayon, mga Lodi, umabot na po tayo sa dako na nalalapit na po ang paglaya po ni Mama De Lima nyo. Bakit nga po mga Lodi? Dahil nga po meron po nag-witness daw po na ito daw po si Mama De Lima, eh ayun nga po, napakabuting tao daw po. At hindi niya raw po magagawa yung mga paratag po sa kanya na gawa-gawa lang daw po ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maniniwala po kayong gawa-gawa lang po yung issue na yun, mga Lodi. At ito na nga mga Lodi, no? Pakita ko po sa inyo ang video na talagang napakasaya po na kanyang muka dahil posible nga daw po na siya po ay magiging malaya na. Ayan po, oh, tuwa pa yung mga gumagwardiya sa kanya. Baka dami po ba nakapaligid? Mga kapulisan. Ganun po ba talaga to kasikat to si dating Senadora Laila De Lima? Para po ang dami po talagang escort sa kanya. Dahil siguro doon sa naging hostage po sa kanya, mga loso. Kaya sinisiguro po nila magiging maayos po ang paglabas ni Laila De Lima. At dito pa nga mga Lodi, merong mga syunga-syunga na may sinisigaw po about po dito sa pagpapalaya daw po dapat kay Laila De Lima. Justisya kay Laila? Ang sinisigaw po ng mga, sa tingin nyo po ba, gagawin po nila yun kung wala po silang matatanggap na ganyan? Ikaw ba magpapainit ka dyan para lang po isigaw yung justisya para kay Laila, palayain po si Laila De Lima? Kung wala pong kapalit yan, kayo po, sa tingin nyo lang ha, tatanong lang naman po ako mga Lodi ha, yung mga nagra-rally dyan, yung mga nag-iingay sa kalsada, gagawin nyo po ba yan kapag wala kayong salapi na matatanggap? Magsasayang ba kayo ng oras dyan sa kalsada para lang sa wala? Maliba na lang kung 31 million na bumoto kay PBBM na kahit walang kapalit, eh okay lang, di ba? Ganon po dapat. Pero ito yung mga nagsisigaw-sigaw dyan sa lansangan para palayain daw po si Laila De Lima dahil wala naman daw po siyang ginawang kasalanan. Gawa-gawa lang naman daw po yung kasong sinasampa sa kanya. Di po ako naniniwala doon mga Lods. Balibaliktarin nyo pa po yung sitwasyon. Eh, alam ko po at talagang mulat na po ang aking kaisipan. Kung ano po yung mga ginagawa ng mapasigaw-sigaw niyan. Yan po sila Renato, mga ganyan. Para daw sa bayan yung ginagawa nila. Hindi po ako naniniwala na walang kapalit yung mga ginagawa lang pagsigaw sa daan. Eto pa po mga Lodi, ano pong sabi ni Laila De Lima nung tinanong po siya ng isang reporter dito? Any reaction po kay Ragos? Pagkasal niyo po na makipalaya na pagdasal daw po ninyo na mapaaga po ang paglaya ni dating Senadora Laila De Lima. Para sa akin naman Lodi, okay lang naman kung lumaya siya, no? Kasi kung wala naman talagang mapatunayan, kung mahina po yung mga ebidensya, syempre, magiging mahina yung ebidensya yan kapag nagkakalagayan na. Hindi ko naman sinasabing nagkakaroon na nga, ha?
Pero yun lang naman ang nakikita nating dahilan kung ba't biglang nagkaganto. Bakit biglang merong nagtistigo? Oh, sige nga. Yung nagtistigo po kay Madam Laila De Lima, sa tingin nyo po ba wala pong magiging kapalit yun o matatanggap na pabuya yun? Huwag po kami, kayo na lang, di ba? Ganun lang naman yun. Ibubuhis mo ba yung reputasyon mo para lang dito magtistigo kay Laila De Lima? Diba, para mapalaya siya. O diba, o, ito pa yung mga abogado na sinasabi nga daw po la di umano na mataas po ang tsansa na magiging malaya po ito si Laila De Lima, lalong-lalo na po dun sa nag-witness po sa kanya. Yung may binitawang salita, mga lodi, na magiging malapit na nga siguro ang kanyang paglaya. Sa tingin ko naman, hindi naman to pipigilan ni President Bongbong Marcos. Kung nararapat siyang lumaya, eh lumaya siya. Wala kaming pake, parang ganun. Pero magiging problema lang natin dito mga lodi, kung sakali man pong maging malaya po ito si Laila De Lima, alam nyo na po yung magiging consequences niyan mga lodi, no? Siyempre, una dyan, eh magiging kontra yan sa administrasyon. Lalong-lalo na alam naman po natin na anti-Duterte, anti-Marcos po ito si Laila De Lima. Tama po ba ako mga lodi? Yan lang po naman talaga ang magiging kapalit niyan kapag naging malaya po ito. Doon pa nga lang po na nandyan po siya sa kulungan o nasa bilibid po, eh nagiging sakit din po siya ng ulo sa mga kanyang pinagsasabi. Kahit po nakakulong, makakapag-post pa rin po siya sa kanyang social media account, no? Kasi nga, hindi naman po siya convicted, mga lodi. Hindi pa naman po napapatunayan yung mga kinaso po sa kanya. Kumbaga, hindi pa po siya talagang na-sentensyahan, mga lodi. Kaya may posibilidad po talaga na maging malaya po ulito si Laila De Lima. Ang problema lang yan, mga lodi. Ang tagal umusad nung kaso. Diba? Kahit na hindi pa po siya napapatunayan na may sala siya, pero at least nakakulong na po siya ng ilang taon. Tagal na po, no? Dito nga natin masasabi na parang yung naging state witness dati na ito nga po si dating senadora, eh promotor dyan po sa loob ng bilibid. Yan po si JB, si Diane, yan po si Kulangko. Lahat po ng mga pinagsasabi nila parang mababaliwala lang po. Tapos yung sweetness pa po nila nitong si ano. Yan diba mga lodi? Doon po natin nalaman kung ano po talaga ang ugali ni dating senadora. Tapos eh, parang mababaliwala. Ito pa po yung isa kong kinakatakot. Baka po kasi, paglaya ni Laila De Lima, buweltahan niya po ito si dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin, sa panahon po ni former President Duterte, yan po siya nagkadaleche-leche. Tama po ba ako, mga lodi? At kahit naman po na sabihin po nila na hindi pa po napapatunayan, eh marami naman po tayong mga ebidensya na pwede natin i-throwback. Ha, yung mga pagkatakanta po niya sa loob, gaya po nito. Ayan mga lodi, cut na natin dyan yung ano mga lodi, ayan, tugtog kasi baka makapiray tayo. Pero ang pagkakalam po natin dito, ito daw pong video na to, sa loob po ng bilibid dyan. May mga sumisigaw-sigaw pa po dyan mga lodi, parang may fans club pa po dyan sa loob ng bilibid. Diba? Yan pa lang po mga lodi, sa tingin ko malakas po ang ebidensya. Pero syempre, gawa siguro ng ganyan, kaya nalilihis po ang tunay na nangyari. Yung iba nagkabali-baliktad na po ng statement. Baka nga po posible rin pong buweltahan po niya si dating Presidente Duterte kapag ito po ay nakalaya na si Mama De Lima ninyo. Ha, sa tingin niyo po ba kaya po niya si dating Presidente Duterte? Hindi naman po tayo matatakot dyan mga lodi, no? Alam po natin ang kilatis ng ating poging-pogi na si dating Presidente Duterte. At ito pa po mga lodi, magiging dagdag po ito sa problema ng admin kapag naging malaya po ito si dating senadora. Sigurado po yan, lalo po ito mag-iingay dahil nga po napalaya po siya. Ibig sabihin nun, may dahilan po sila para mag-ingay. Napalaya nga ako eh, dahil wala naman akong ginawang kasalanan. Oh, ganun po yun mga lodi. Parang lalaki po yung ulo nila kasi napalaya po sila. Kaya po, magkakasanib puwersa na naman yung mga liberal dati, no? Ngayon eh, pink lawa na. Ayan, sila-sila na naman po yung magkakasama dyan. Yan lang naman po yung magiging posibleng problema na mga lodi kapag nakalaya po si Laila De Lima. Pero sa akin mga lodi, no? Kahit lumaya man po ito si Laila De Lima, eh wala rin naman po siyang bilang mga lodi. Kasi sa tingin ko po, kung maging malaya siya, tatakbo pa siya sa susunod na eleksyon mga lodi para senadora o ano bang posisyon dyan, eh wala na po siya. Hindi na po siya mananalo.
Kahit dinala-dala po nila yung standee po niya nung kampanya, hindi pa rin po siya mananalo. Kahit personal pa po siya mangampanya, mga lodi, hindi pa rin po yan mananalo. Dahil nga po, may lamat na po ang kanyang pangalan na hinahawakan. Ayan, mga lodi. Maliba na lang po kung party list ano po siya, maging kongresista po siya. Kasi karamihan po sa mga nagiging ano, ng party list, mga lodi, nakakapasong eh, no? Kaya dapat buwagin na po yung party list na yan. Ayan po, mga lodi, ang ating binahaging video. Sana po eh, nagustuhan nyo po. Pero ako, sa tingin ko, mga lodi, maging malaya man siya o maging nakakulong, eh, parang wala lang din po. Okay lang, pinapasikat lang po nila ito sa balita, mga lodi. Pero kung tatakbo po itong senadora sa susunod na eleksyon, hindi na po yan mananalo. Yan po ang aking sariling pananaw. Stay safe, mga lodi, and God bless you all. Peace! Namiss ko po talaga itong ginagawa ko.